told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why. Sa chapter 18 ay natuklasan na rin sa wakas ni Mateo na nanirahan din si Mia sa Amerika. Subalit huli na ang lahat dahil nakabalik na si Mia sa Pilipinas. Pupuntahan na kaya niya si Mia sa Pilipinas? Tara at ituloy na natin ang sunod na kabanata ng istorya nila. Pero bago tayo magsimula, please don't forget to like, comment, and share na rin. At kung bago ka pa lang sa channel ko, siguraduhin na pindot mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga istoryang ibabahagi ko. Chapter 19. Smart Decision. Hinayang na hinayang din si Faith nang malaman na malapit lang pala sa kanila si Mia. Noon pa man ay gusto na din itong makita muli at makausap din ng sarilinan si Mia. Kundangan na nga lamang at nag-migrate na sila sa Amerika ng asawa at anak nito. Kaya hindi na nito nagawang kausapin pa si Mia noong hupa na ang sitwasyon sa pagitan ng bawat pamilya nila. My God, Mateo! Nandito lang pala si Mia, hindi man lang natin nalaman agad. Kaya pala gustong gusto kong umaten sa party ng araw na yun. Pero ito naman kasing kuya mo, gusto lagi maki-New Year kami sa pamilya niya, kahit ang layo-layo nila. May pangihinayang na wika ni Faith sa kapatid, pero naiinis sa asawa nitong si Bong. Abay, wag mo nga akong masisisisi sa hindi mo pag-attend sa party na yun. Ang sabihin mo, gusto mo rin namang sumama sa amin ang anak mo, para makita mo ang crush mong artista na kapitbahay ni na mama. Biro ni Bong dito. Tigil-tigilan mo nga ako, Bong. Tingnan mo nga ngayon, saan namin nahagirapin si Mia? Nakaalis na pala at wala nang balak bumalik dito. Abay, ibinenta na daw pala lahat ng meron siya dito sa US. Ikainama na. Gigil pa rin wika ni Faith sa asawa nito. Aba, edi puntahan nitong si Mateo sa Batangas. Problema ba yon? Hindi naman siguro aalis dun si Mia. Kasi naroon ang buong angka nun. Kahina mo rin nga mag-isip, asawa ko. Pabirong hirit ni Bong na sinusundot-sundot pa ang tagiliran ng asawa para hindi na mainis dito. Paano uuwi ng Pilipinas yan? Tingnan mo nga ang itsura, tulala. Sagot ni Faith sabay nguso sa kinauupuan ni Mateo. Bayaw, okay ka lang ba? Bakit parang alalim ng iniisip mo? Para ka ng bato dyan ah. Buti pa, inom na lang natin yan. Baling ni Bong kay Mateo na nakatingin lang sa dingding na hindi man lang kumukurap ang mga mata. Hindi na kuya, uuwi na lang ako sa apartment, may gagawin pa kasi ako. Wala sa wisyong sagot ni Mateo, sabay tayo sa kinauupuan para lumabas na ng bahay. Sigurado ka ba, bayaw? Tumango lang naman si Mateo. Okay, basta kung kailangan mo ng kausap, nandito lang kami ha. Nag-aalala lang sambit ni Bong. Sabay hatid nilang mag-asawa sa kanya hanggang sa makasakay siya ng kotse. Nang makarating si Mateo sa apartment niya, ay naisipan niyang buksan ang Facebook niya. Dahil magbabaka sakali na mahanap niya ang Facebook ni Mia at ng mga kaibigan nito. Pero tila inaalat siya ng mga oras na yon. Dahil wala ni isa ang lumabas na kapangalan ng mga ito sa search engine ng Facebook. Hanggang sa naisipan niya na i-type ang pangalan ng dating best friend na si Joseph. Thank you, Lord! Sambit niya sa sarili nang lumabas ang pangalan ng kaibigan sa search result ng Facebook. Ini-open niya ang profile ni Joseph at nakaramdam siya ng inggit sa dating best friend. Dahil nakita niya sa mga pictures nito na ito pa rin at si Ella. May post pa ang mga ito na getting married na. Lalo siyang nalungkot nang mapanood ang video ng dalawa kung saan nag-propose si Joseph kay Ella. Nakita niya sa video ang ilan sa mga dati nilang kaibigan at kakilala. Pero wala si Mia doon. Kaya naisip niya na malamang ay nasa US pa ito
nang nag-propose si Joseph sa nobya nito. Pagka-browse niya sa wall ng FB ni Joseph, ay nagpasya siya na i-message ang dating best friend. Lakas loob siya na nagbaka sakali, kahit na alam niya na galit din ito sa kanya. Bahala na, sambit niya. Sabay pinalagutok pa ang mga daliri habang nag-iisip kung anong approach ang gagawin kay Joseph. Natatakot man at naduduwag, ay namumuo pa rin sa isip niya na umuwi ng Pilipinas para hanapin si Mia at humingi ng tawad. Pakiramdam kasi niya ay hindi siya makakawala sa nakaraan nila hanggat hindi siya nakakahingi ng tawad dito. Nalaman na rin niya kung bakit napadpad si Mia sa Amerika. Kinuwento sa kanya na kaibigan si Sarah ang lahat ng alam nito kay Mia. Awang-awa si Mateo kay Mia nang kinukwento ni Sarah ang mga pinagdaanan ni Mia pagkatapos mamatay ang asawa nito. At napagtanto din niya na sa parehong aksidente pala namatay si John at ang asawa niyang si Alicia at anak nila. Noong araw ng kagimbal-gimbal na aksidente na yon, ay kinabukasan na siya nakapunta sa ospital dahil nasa ibang state siya that time at fully booked lahat ng flights. Kaya wala siyang nagawa para sa mag-ina niya. Di man lang niya nagawang pag-aanin ang loob ng mga ito upang ibsan man lang sana ang sakit na nararamdaman ng oras na kailangan siya ng mga ito. Pagdating nga ni Mateo noon sa ospital kinabukasan, ay patay na ang pinakamamahal niyang anak. Naabutan pa niyang buhay si Alicia, pero nag-i-struggle na ito dulot ng mga sugat na natamo sa aksidente. Tila ba hinintay lang siya ni Alicia na makita at makausap noon bago ito tuluyang mamaalam sa mundo. Kahit hinang-hina na noon si Alicia, ay pilit pa rin itong nagsalita upang makahingi ng tawad sa kanya. Sinabi rin itong balikan na niya si Mia at ihingi na rin ito ng tawad. Walang kaalam-alam si Mateo na asawa pala ni Mia ang isa pa sa nakadamay sa aksidente na yon na ang pinagmulan ay isang truck na nawalan ng preno. Ang alam lang niya ay dalawang kotse ang nadamay at isa na nga ang kotse ang minamaneho ni Alicia. Parang gumuho ang mundo niya noong araw na yon. Hindi niya kayang makitang walang buhay ang mag-ina niya, lalo na ang pinakamamahal niyang anak. Hindi niya akalain na sa murang edad ng anak niya ay ito pa ang mauunang mawala sa mundong ibabaw. Samantalang siya na noong panahon na sadlak sa kadiliman ay laging humihiling sa Panginoon na sana ay kunin na lang siya nito. Pero hindi naman siya kinukuha ni Lord kahit anong pagmamakaawa niya dito, nabawiin na ang buhay niya para tapos na ang paghihirap niya sa piling noon ni Alicia. Nang nakita ni Mateo ang anak niya na walang buhay sa ospital, ay hiniling muli niya na sana ay siya na lang ang kinuha ng Diyos. Sobrang sakit ng pinagdaanan niya after ng trahedya na yon. Pero hindi siya pinitawan ng mga binan niya. Tinulungan siya ng mga ito na bumangon muli hanggang sa tuluyan na nga siyang nakarecover. Pero sa bandang huli nga ay humiling siya sa mga binan na magne-negosyo na lang siya ng sariling cafe dahil pakiramdam niya ay hindi na rin naman siya parte ng pamilya ni Alicia. Nung panahong yun ay alam ni Mateo na hindi nagustuhan ng mga binan niya ang desisyon niya na bumukod na at magbagong buhay mag-isa. Pero dahil buo na ang desisyon niya ay pinagbigyan rin siya ng mga ito sa kanyang kahilingan. Parang anak na rin ang turing ng mga ito sa kanya. Kaya sobrang thankful pa rin siya sa mga in-laws niya. Naging sandigan niya rin ang mga ito noong panahon na lugmok siya sa kalungkutan at paghihinagpis dahil sa ginawa ni Alicia sa kanya noon sa Australia. At kahit nga hindi umayon ang tadhana sa kanila ni Mia, naging maswerte pa rin siya dahil may mababait siyang mga binan na naging parang totoong magulang din sa kanya. Kahit na kung tutuusin, ay ang kapalit noon ay ang pakisamahan niya ng maayos ang anak ng mga ito. Bakit hindi man lang tayo pinagtagpo noon, Mia?
naging makarami sana tayo noong panahon ng pagluluksa natin pareho. Sabi niya sa isip habang nakatingin lamang sa screen ng kanyang computer. Siguro tama si na ate at Sarah. Kailangan kong maging matapang at harapin ang anumang mga ginawa kong pagkakamali noon sa'yo. Patuloy na pakikipag-usap niya sa isip. Noong napakalapit mo sa'kin, hindi tayo nabigyan ng pagkakataon na makapagtagpo. At ngayon na libo-libong milya ang layo natin sa isa't isa, kahit imposible na mapatawad mo ko, susubukan kong tahakin ang libo-libong milya nating agwat. Dugtong paniya. Mapalapit ka lang sa'kin, makita lang kita kahit saglit, okay na ako. Hindi na ako umaasa na mamahalin mo ulit ako. Kapatawaran mo lang ay sapat na, Mia. Napabuntong hininga siya sa tumatakbo sa isip niya. Sa mga oras na yon ay walang laman ang isip niya, kundi si Mia lang at kung paano siya mapapatawad nito. Lumipas ang linggo at buwan. Hindi pa rin sumasagot sa message ni Mateo si Joseph. Araw-araw niyang tinitingnan kung online ang dating kaibigan. Pero wala naman siyang mabakas kung nag-o-online ba ito o hindi. Kaya naman, nang hindi na siya makatiis ay nag-send na siya ng friend request kay Joseph. Nang mga panahong nag-send ng message si Mateo dito, ay busy masyado si Joseph at Ella sa pag-aayos ng kasal ng mga ito. Kung kaya't hindi naliligilan ni Joseph mag-open ng Facebook. Samantala, si Mia naman ay busy na din sa sinisimulan nitong negosyo na Mia's Bake Shop. Doon nito itinayo ang bake shop sa nabili nitong isa pang property sa may bayan na malapit lang din sa kanilang lugar. Kinagabihan, pag-uwi ni Joseph sa bahay nito, sa wakas after almost 2 months ay ini-open din nito ang Facebook nito. Laking gulat nito nang makita ang friend request ni Mateo at mensahe. Walang pagsidlan ang ngiti nito sa nakikita. Hindi na naman ito galit sa kaibigang si Mateo dahil matagal na panahon na iyong away nila sa kadahilanan nga ng ginawa ni Mateo kay Mia noon. At dahil sa galak at tuwa ni Joseph na nakita at nagparamdam muli ang kaibigan mula sa napakahabang panahon na wala silang balita sa isa't isa, kaya agad nitong ini-approve ang friend request ni Mateo. At agad din nitong binasa ang message ng best friend. Pagkabasa nito sa mensahe ni Mateo, ay agad nitong tinawagan sa video call ang long-lost best friend. Swerte na naka-online din si Mateo ng oras na yon. Dahil lagi talaga niyang inaabangan ang responde ni Joseph sa kanya. Tol, kamusta? Long time no see ah. Paunang bati ni Joseph sa kanya sa kabilang linya. Halata ang galak sa tono nito at pananabik na makausap muli siya. Okay lang tol, pasensya ka na ha, inaabala kita. Ikaw, kamusta? Paumanhin at pangungumusta rin niya dito. May tono siya ng pagkapahiya ng bahagya sa kaibigan. Okay lang, ano ka ba? Para ka namang others. Para saan pa at mag-best friend tayo? Grabe, na-miss kita tol. So, what's new? Ako, ito ay kakasal na. Nakangiti at magiliw na sagot nito. Nakita ko nga sa post mo. Congratulations sa inyo ni Ella ha. Thank you brother. Pero nagulat talaga ako nang makita ang friend request at message mo. Nasabi ko nga sa sarili ko na buhay ka pa pala. Tumataw ang biro nito kaya napangisi din si Mateo. Ikaw talaga, di ka pa rin nagbabago. Palabiro ka pa rin. Anyway tol, nabasa mo na naman ang mga message ko, di ba? Hindi ko alam kung tama pa ba na isugal ko ang pagbalik ng Pilipinas para humingi ng tawad kay Mia. Hindi ko naman hangad na ibalik namin ang nakaraan namin. Ang gusto ko lang talaga ay forgiveness niya. Walang paligoy-ligoy at seryosong sagot niya. Alam mo, tol, kung sincere ang paghingi mo ng tawad kay Mia, huwag kang matakot na gawin yun.
You have to gamble and give it a try, no matter what it takes. Seryosong payo ni Joseph sa seryosong kaibigan. Sa palagay mo, Tol, makakaya pa kaya niya akong mapatawad? Segunda ni Mateo na alanganin pa sa tanong niya. I can't guarantee that. Pero kilala mo si Mia. Never siyang nagalit sa'yo ng matagal noon. Kahit pa, pasaway ka sa inyong dalawa. Kahit ikaw ang may kasalanan, pinapatawad ka pa rin niya agad-agad, di ba? Kasi mahal na mahal ka niya. Sagot nito na ibinalik pa ang nakaraang alaala ni Mia at Mateo. Saksi si Joseph sa love team ng mga ito. Tapos, si Mia pa ang reason kaya nakilala ang pinakamamahal nitong si Ella. Noon yun, brother. Iba na ngayon. Matipid na sagot niya. Sabay humugot ng hangin sa dibdib dahil nalulungkot sa sinapit nila ni Mia. So what? Ang pagmamahal na ibabalik yan. Lalo na at puro at totoong pagmamahal ang meron kayo. Believe me, mananariwa ulit ang pagmamahal sa puso niya kapag nakita ulit kayo. Giit pa nito kaya natahimik bigla si Mateo sa kabilang linya. It's been 17 years, pero alam mo bang daladala ko pa rin yung past? Kaya heto ako ngayon, naduduwag pa rin humingi ng tawad sa kanya. I broke her heart and shattered her life. Hawak ko na noon yung chance na makasama siya habang buhay, pero pinakawalan ko pa. Mula nang mawala siya sa buhay ko, I felt the whole concept of my future had crumbled because I'm a jerk and a piece of trash. Malungkot at mahinang sagot lang niya. I know it hurts, pero sabi nga nila, move on din pag may time. 17 years na nga, di ba? Kaya dapat start over ka na. Iwan mo na yung mga bagahe mo, Tol. Mahirap yung ganyang may dalahin. Sige ka, makukuba ka niyan. Pabirong payo ni Joseph dahil masyadong seryoso si Mateo kanina pa. Sana nga ganun kadali yun. Hindi ko talaga siya makalimutan kahit anong gawin ko. Alam mo yung pakiramdam na miss mo siya at gustong gusto mo siyang makasama ulit. Pero marirealize mo na hindi na nga pala kayo pwede. Dahil nasaktan mo siya ng sobra-sobra noon. Seryoso pa rin sagot niya. Mahirap nga ang ganyan pakiramdam. Pero wait lang, Tol. May pamilya ka na, di ba? Curious na tanong nito. Hindi sumagot si Mateo. Napalunok lang siya ng laway at tumingin ng matuwid sa kaibigan sa computer screen. Baka naman sumabit ka niyan. At saka di ba pinagpalit mo si Mia kay Alicia? Tol, kung ang pakay mo talaga ay humingi ng tawad kay Mia, tapos ang kapalit naman ay panggugulo lang ng asawa mong praning, eh mas mabuti pa sigurong kalimutan mo na lang lapitan yung best friend ng baby ko. Warning pa nito kay Mateo. Patay na si Alicia, Tol. Mahinahong sagot niya. And I found out nakasabay ng asawa ni Mia na naaksidente ang mag-ina ko. Malungkot niya ang dugtong. Natigilan lang si Joseph at tila gusto na lang marinig ang iba pang sasabihin ni Mateo sa kabilang linya. Ilang saglit pa ay nagkwento na nga si Mateo tungkol sa pagkawala ng mag-ina niya na kinagulat din ni Joseph. Nakaramdam ito bigla ng awa kay Mateo. Tol, sorry sa nangyari sa mag-ina mo. Simpatya ni Joseph na bigla ring nalungkot nang marinig na namatayan din pala si Mateo ng asawa. At ang mas masakit pa nga ay pati nag-iisang anak ni Mateo ay nadamay din sa aksidenteng iyon. Salamat, Tol. I already accepted it. Mahinang sagot lang ni Mateo. Pero sa tingin ko, pinagtatagpo talaga kayo ng tadhana ni Mia. Kaya lang, siguro hindi pa panahon ng mga oras na yon na magkatagpo kayo. Siguro, gusto ng Diyos na dito magawin yung pagtatagpo niyo sa Pilipinas. Kung saan nasaktan si Mia noon, gusto siguro ni Lord na dito mo rin siya balikan. Wika nito upang hindi na maging malungkot ang usapan nila. Baka kasi magkaiyakan pa silang dalawa.
Tingin mo ba sinasadya ni Lord na hindi pa kami makita noon dito? Oo. Libo-libong milya man ang layo niyo ngayon sa isa't isa. Pero sa tingin ko, paglalapitin at paglalapitin pa rin kayo ng universe. Basta manindigan ka lang at huwag maging duwag. Face the consequences. At ika nga, take the risk. Mahabang suhestyon nito. Lingid sa kaalaman ni Mateo ay meron siyang anak kay Mia. Pero walang binanggit si Joseph tungkol sa anak nila. Dahil naisip ni Joseph na wala ito sa posisyon para pangunahan si Mia. Sa halip ay inimbita na lamang nito si Mateo sa nalalapit nitong kasal at ni Ella. Upang hindi na rin makapagdahilan pa si Mateo na hindi makakauwi ng Pilipinas. Sa kakakumbinsi ni Joseph ay napilitan na rin si Mateo na paunlakan ang imbitasyon nito. Kahit feeling niya ay hindi pa time para bumalik siya ng Pilipinas, ay pumayag na rin siya. Bilang pagbawi na rin sa kaibigan. Matagal-tagal rin silang nagkawalay na mag-best friend, kaya nais niyang bumawi dito sa pamamagitan ng pagpapaunlak sa imbitasyon nito. I know you told your friend.